Kamusta sa lahat ng kapwa kong tagapakinig sa channel na ito ni Sir Dan? Ako nga po pala si Rogelio. Hindi ko tunay na pangalan. Lagi kaming nakikinig dito ng aking apo. At sa katunayan nga ay siya ang ipinasulat ko nito para ipadala sa inyo. Itong kwento ko ay nangyari sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo. Nangyari ito nang ako ay magbe-20 anyos pa lamang. So kung susumahin, mga nasa 45 anyos na rin ang nakaraan. Ang edad ko kasi ngayon ay nasa 65 taong gulang na rin. Ganito nagsimula ang kwento ko. Tuwing umaga, dinadala ko sa may damuhan ang dalawang baka na alaga namin. Iniiwan ko lamang yon doon madalas tapos binabalik-balikan ko lang at nililipat-lipat minsan. Kung hapon naman ay babalik ulit ako para iuwi na iyon. Bandang alas 5 ng hapon noon, hila-hila ko na ang dalawa naming baka habang hawak-hawak ko ang mga tali nila. Tumigil ako saglit sa may gilid ng irigasyon. Yun bang irigasyon sa mga palayan? Ang dahilan ko kung bakit ako tumigil doon ay iihi lang sana ako sandali. Nasa kalagitnaan pa lamang ako ng pag-ihi ko nang mapansin kong parang may nakataob na katawan ng tao doon banda sa irigasyon. Tinignan kong mabuti yon kasi syempre baka buhay pa. Pero hindi na talaga yon gumagalaw. Agad akong kinabahan. Sino ba namang hindi kakabahan kapag makakita ka ng patay na taong nakalutang sa tubig sa unang pagkakataon? Pero sa loob-loob ko, ayaw ko pang maniwala na patay na talaga ang taong iyon. Kaya ang ginawa ko, kumuha ako ng putol na kahoy at sinubukan kong baliktarin ang katawan. At nung ginawa ko iyon, nakita ko ang duguan nitong tiyan. Agad na akong sumigaw ng tulong noon. Tabang, tabang! May patay nga tao diyo! Sigaw ko pa. Tulong, tulong! May patay na tao dito. Sa Tagalog pa. Hindi pa naman nangangamoy pero medyo nasuka ako dahil sa duguan nitong katawan. Nagkataon naman na may mga bahay doon banda. At agad namang nagsilabasa ng mga nakatira doon. Sa itsura pa lang ng katawan, halatang wala na yung buhay. Tinignan nila at patay na nga yon. Nagkumpulan agad ang mga tao. Hanggang sa nakita ko rin ang tatay ko na tumatakbo palapit doon. Nalaman niyang ako ang unang nakakita. At napansin agad niyang namumutla na ako. Medyo nabigla kasi talaga ako sa mga nasaksihan ko. Kaya inutusan niya akong dalhin na ang baka pa uwi sa bahay. Puli na to danay nyok. Kag inom to danay tubig ah. Wika pa niya. Na kung sa Tagalog pa ay, umuwi ka na muna nyok at uminom ka muna ng tubig doon. Nyok ang tawag sa akin bilang short ng onyok. Junior kasi ako. Dahil panganay na lalaki ay ako ang sumunod sa pangalan ng tatay ko. Umuwi nga ako. At pagkalipas naman ng mga 30 minutos, bumalik din ng bahay ang tatay ko. Tay, sino ba yung pinatay? At may nabanggit ba sila kung sino ang pumatay doon sa lalaking yon? Agad kong tanong kay tatay. Tinakpan na nila ang bangkay pero nung tinignan ko ang mukha, hindi yun taga rito. Pero duda ko doon anak. Parang may mali eh. Ang sabi ng mga malapit doon banda, panay daw ang alulong ng aso ng gabing yon. At nakita mo ba yung sugat? Parang winarak at may mga kalmot. Sagot naman ni tatay. Dito pa talaga sa baryo natin.
kung saan maraming nagsasabing pugad ito ng mga aswang. Dagdag pa ni tatay. Noong mga panahon kasing ito, mga nasa dekada 70, talagang pag nabanggit ang baryo namin, ang unang maiisip ng makakarinig ay pugad daw ng mga aswang. May isang kwento kasi noon na nangyari kung saan medyo kumalat sa ibang baryo. Simula noon ay naging ganoon na ang tingin sa baryo namin ng mga taga-ibang lugar. Sa tingin mo tay, totoo ba talaga ang mga aswang na yan? Tanong ko pa noon. Sa tingin mo ba, sa lahat ng mga naririnig natin at mga nararamdaman sa gabi, masasabi mo pa bang walang aswang rito? Alam mo na ang sagot dyan, anak. Tugon naman ni tatay sa akin. Tuwing gabi kasi, talagang nakakarinig kami ng mga sinasabi nilang wakwak at tiktik. Ang sabi ni tatay, yung nakita ko raw na patay, malamang aswang talagang dumali. Dahil dumadami kasi talaga ang aswang noon sa lugar namin. Pati na rin ang mga dayo na hindi namin kilala kung saan ang galing. Isang hapon, nagpaalam si tatay at nanay na ibibenta nila ang na-harvest namin na mga tanim na gulay doon sa bayan. Dahil ako ang panganay, ibinilin sa akin ni tatay ang mga kapatid ko. May tatlo pa kasi akong mga kapatid. Mababait naman ang mga kapatid ko. Kaya kampante naman ako kahit maiwan kami doon. Isa pa, 17 taong gulang na rin si James noon. Bandang 5:30 ng hapon, inasikaso ko ang mga alaga naming hayop doon sa likod ng bahay. Si James naman ay pinag-igib ko muna ng tubig na maiinom namin. Bandang lagpas 6 na, hindi pa rin nakaka-uwi si James kaya medyo nagalit na ako noon. Kasi malamang, naglaro pa siya ng basketball sa daan niya pa uwi. Hanggang sa bigla kaming nakarinig ng katok sa pinto. Akala naman namin ay si James, kaya iniwan ko muna ang sinasaing ko. At dali-dali kong binuksan ang pinto. James, ano ba naman? Ang tagal mo namang umuwi. Medyo inis kong sabi sabay bukas ng pinto. Pero hindi pala yon ang kapatid ko. Isang matandang lalaki na uugod-ugod. Ano po ang kailangan ninyo? Tanong ko. Iho, pauwi na ako pero baka gusto nyong bumili ng gulay na tinitinda ko. Ibibigay ko na sa inyo ng mura. Sagot nito. Ganun po ba? Pasensya na po, lo, ha. Marami din po kaming gulay eh. Isa pa, wala po akong pera eh. Wala dito si tatay. Sagot ko pa, na totoo namang wala talaga akong pera noon. Kayo lang ba ang nandito? Tanong niya sabay silip sa loob ng sala. Kung nasaan ang dalawa ko pang kapatid. Wala nga pala talaga sila dito. Nakasalubong ko sila kanina eh. Sagot pa ng matanda na parang kilala niya ang mga magulang ko. O baka matagal na niya kaming binabantayan. Pwede bang makahingi muna ng tubig? Uhaw na ako eh. Sambit pa niya. Opo. May, kunan mo muna ng tubig itong si Lolo. Wika ko pa kay May. Kasi ayoko na ako yung kumuha ng tubig. Dahil maiiwan sandali sa sala ang mga kapatid ko kapag ginawa ko iyon. Bale, nandoon lang ako sa pinto habang kinuha ni Maymay ang tubig. May konti pa namang natira. Kaya hindi ko na rin binanggit na ang isa ko pang kapatid ay hindi pa nakakabalik sa pag-igib niya ng tubig. Medyo ngumiti pa si Maymay sa akin nung iniabot niya sa akin ang baso. Kaya alam kong ginawa niya ang bilin sa amin ni tatay. Kabilin-bilinan kasi sa amin ni tatay na
Kapag may humihingi ng tubig sa amin na hindi namin kilala, lagyan namin ng kaunting asin ng tubig. Kaunting-kaunti lang. Na kung normal kang tao, hindi mo naman talaga mapapansin. Maliban na lang kung isa kang aswang. Iniabot ko doon sa matanda ang tubig. Konting-konti pa lang ang kanyang nainom pero biglang ang sama na ng tingin nito. At iniabot niya pabalik sa akin ang baso. Akala ko po ba uhaw na po kayo? Tanong ko pa, kasi kung normal kang tao, hindi mo naman talaga malalasahan ang alat. Dahil alam kong konting-konting asin lang ang nilagay ng kapatid ko, tulad ng turo sa amin ni tatay. Ayos lang ako, iho. Salamat. Aalis na ako. Wika nito sabay bitbit ng kaunti niyang gulay. Nagkataon namang dumating na rin si James. At nagkasalubong pa sila ng matanda sa harap ng bahay namin. Nung, naano to ang tigulang? Daw kalain sa manulo ka o? Agad na tanong ni James sa akin. Na kung sa Tagalog pa ay, Kuya, ano bang nangyari sa matandang yon? Ba't parang ang sama niyang makatingin? Yun ba? Duda kaming aswang ang isang yon, James. Pasok na. Wika ko pa. At sinabi namin sa kanya ang nangyari. Mabuti na lang pala at dito na sa harap ng bahay natin kami nagkasalubong. Sagot naman ni James noon. Hindi nga inabutan ng isang oras. Biglang may kumatok ulit sa pinto. Bubuksan naman sana agad yun ni James. Pero pinigilan ko siya. Sino yan? Tanong ko. Buksan niyo ang pinto, ako to. Sagot naman ang nasa labas. Na talagang ang boses nun ay kaparehong kapareho nung kay tatay. Kaya medyo nakahinga ako ng malalim. At ako na ang tumayo ulit para buksan yon. Pero nagtatahulan ang mga aso namin sa labas. Na talagang nakakapagtaka. May dalawa kasi kaming alagang aso. Sandali kong naisip na kung si tata yon, dapat hindi tatahol ng ganun ang mga alaga namin. Hindi yan si tatay. Sino ka ba? Sigaw ko pa noon. James, kwa ato ang talibong. Sigaw ko. Na kung sa Tagalog pa ay, James, kunin mo ang itak. Doon na nagsimulang sumigaw ang mga kapatid kong babae. Mabilis na kinuha ng kapatid ko ang itak at iniabot yon sa akin. Yakap-yakap ni James noon ang dalawa naming kapatid. Habang ako naman ang nasa pinto at nagbabantay. Nung sumigaw kasi ako na kumuha ng itak, bigla nitong pinipersa ang buksan ng pinto ng bahay. Medyo luma na ang pinto namin noon. Kaya halos mabuksan na niya yon mula sa labas. Wala kaming kapitbahay. Kaya sigaw lang kami ng sigaw. Hanggang sa tumigil siya sa pagpwersa sa pinto. At narinig naming may kung anong gumuguhit sa dingding ng bahay namin papunta doon sa likod. Yung tipong parang may matalas na kuko na gumuguhit doon. Dali-dali akong tumakbo para tignan kung nakalak ang pinto sa likod. At laking pasalamat ko na nakalak naman yon. Sa bintana sa kusina ay kitang-kita ko siyang sumilip doon sandali. Ang bintana namin ay gawa sa kawayan na ginawang parang parilya. Napakapula ng mata niya. At tumitingin-tingin ito sa itaas na parang naghahanap ng mapapasukan. Hanggang sa biglang narinig na namin ang boses ni tatay at ni nanay na nagmamadaling tumatakbo sa bahay. Siguro ay narinig nila mula sa malayo ang mga sigaw namin. Kapag umaalis sila tatay, daladala rin nila ang susi ng bahay. Kaya agad niyang binuksan yon. Mabilisan naming sinabi na may aswang na gustong pumasok sa bahay.
Kinuha ni tatay sa akin ang itak at nilibot niya ang buong bahay. Pero bigla nang tumahimik ang mga aso at wala nang inabutan si tatay. Nagtanong siya kung ano ang itsura ng matanda at kung nagbebenta daw ba ng gulay. Umoo naman kami at inilarawan din namin ang itsura ng matanda. Yun din daw pala ang pinag-uusapan sa bayan na gumagalang matandang aswang. Nagbebenta raw ng gulay kunwari. Simula nun ay hindi na nagpapagabi si tatay. At hindi na rin namin nakita pang muli ang matandang yon. Dito na po nagtatapos. Maraming salamat sa mga nakinig. Noong kabataan pa ng Lolo Andoy ko, kinahiligan raw nila ang manghuli ng mga bayawak at malalaking mga ibon doon sa kagubatan sa aming probinsya. Madalas nilang gawing pulutan yon kapag umiinom sila ng tuba tuwing gabi. Alas 4 pa lang ng hapon, nangangaso na ang mga ito. Ang kasama daw ni Lolo madalas ay ang kapatid niyang si Pinong at ang pinsan nitong si Molong. Ang sabi sa amin ni Lolo, sa mga kaedaran daw nila noon, parang sila ang kinatatakutan sa kanilang lugar. Sila ang pinakamatapang at walang naglalakas loob na kantihin sila sa kanilang mga kaedaran. Medyo may pagkabarumbado rin daw talaga ang mga ito nung kabataan pa lang nila. Kung minsan ay gumagawa din sila ng patibong para sa mga bayawak. At binabalikan na lang nila yon kinabukasan. Ang sinasabi ko nga po palang probinsya ay sa probinsya ng Iloilo. At nangyari itong kwento ko, mga lagpas 50 anyos na rin ang nakalipas. Matagal na rin pumanaw si Lolo Andoy. Pero ilang ulit na nilang naikwento sa amin ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Kaya po dito ako nagpadala ng kwento. Dahil natutuwa ako kapag nagsasalita kayo ng lingwahe naming mga taga-Iloilo. Pero tatagalugin ko po itong kwento ko para hindi kayo mahirapan. Bale, ang bahay nila nasa may tabing ilog. At ang gubat naman na pinapasok nila ay mga 20 minutong lakaran pa. Pero madalas pa rin nilang gawin yon kapag wala silang pulutan. Kung hindi bayawak, mga malalaking ibon ang inuuwi nila madalas. Diretso luto na yon para sa pulutan nila. Isang araw, may mga nakapagkwento kila Lolo Andoy na doon raw sa kabilang gubat, mga 2 barangay ang agwat sa lugar nila. Marami raw mga ligaw na hayop. Noong panahon daw kasi na yon, makakakita ka pa ng mga ligaw na manok at baboy sa mga kagubatan. Hindi tulad sa panahon ngayon. Ayon pa sa nakapagkwento sa kanila, marami rin daw malalaking ibon na pwedeng-pwede ipulutan at wala raw talagang kabahay-bahay doon sa gubat. Na walang kung sinong pupuna kapag pinasok nila yon. Nagkayayaan ngayon sila Lolo Andoy, Lolo Pinong at si Lolo Molong. Sila lang naman ang malalakas ng loob kasi at ayaw sumama ng iba nilang mga kaibigan. Kinabukasan ng hapon, mga bandang alas 4 ng hapon raw nang umalis na sila Lolo. Sa pagkakataong yon, hindi lang para mga aso. Dahil gusto lang din nilang matignan ang gubat. Nagkahamonan raw kasi sila ng kanilang mga kaibigan. Kung kaya nga ba nila Lolo na magpagabi sa gubat na yon. At hindi naman yon inatrasa nila Lolo. Siyempre matagal na panahon na ang lumipas ng mangyari kaya hindi pa talaga masyadong napupuntahan ng mga tao ang gubat ng mga panahong yon. Kahit nga sa pangangaso nila Lolo, pana pa raw ang ginagamit nila noon. Sila-sila lang din ang gumawa at may kanya-kanya silang dalang itak.
Yung buka na pa lang daw ng gubat, medyo mapapaisip ka na talaga. May malaking puno ng naras sa may buka na parang ilang taon na raw na nandoon. Nung pinasok na raw nila lolo ang gubat, napakatahimik raw sa loob nun. At tanging huni lang ng mga ibon ang maririnig mo. Yung tipong kung mahina ang loob mo, kikilabutan ka na agad sa huni pa lang ng mga ibon. Ang unang ginawa nila lolo, inihanda nila ang mga patibong para sa mga bayawak. Nilagyan nila yon ng mga pain. At pagkatapos nun, iniwan lang nila yon at babalikan na lang nila. Hindi naman kasi ganun kadali manghuli ng bayawak kung wala kang gagamitin na patibong. Nung mga bandang alas 5 na ay nakahuli na raw sila ng 3 ligaw na mga manok. Totoo nga ang sabi ng iba na maraming ligaw na hayop doon. Medyo maila pero dahil may mga pana, nakahuli naman sila agad. Hindi pa nakontento sila Lolo Andoy dahil talagang hilig nila ang mga aso noon. Bitbit pa nila ang mga manok nang tumigil sila sa kanilang daan. Yun ay dahil may isang matandang babae raw na tinatahak din ang kanilang direksyon. Bale makakasalubong nila at natanaw na agad nila habang malayo pa lang ito. Nagtaka agad si Lolo Andoy. Ano nga namang ginagawa ng isang matandang babae sa ganun kasukal na gubat, lalo na sa ganoong oras? Yun ang tumatakbo sa utak nilang 3 ng mga oras na yon. Kaya bigla silang natigilan. Bigla nilang naalala ang mga usap-usapan din galing sa iba nilang mga kaibigan, na hindi raw totoo na walang nakatira doon sa loob ng gubat. Dahil ayon sa mga usap-usapan, doon raw sa loob ay may nakatirang isang matandang aswang. Agad na tinapik sa dibdib ni Lolo Andoy si Lolo Pinong at Lolo Molong. Dahil talagang natigilan raw ang mga ito. Tara na, ano ba kayo? Matanda lang yan. Baka taga dito lang yan malapit. Wika raw ni Lolo. At naglakad na rin sila agad. Nung magkakasalubong na sila, tumabi pa raw sila Lolo. Dahil medyo maliit lang ang daan sa loob ng gubat. Siguro, yun yung daang nabuo na ginagamit ng mga magtutroso at ng iba pang mga ngaso sa gubat. Binati pa raw nila ang matanda nung nagkasalubong na sila. Isang mabilis at animoy misteryosong ngiti lamang daw ang naging tugon ng matanda. Pero dahil bata pa at hindi masyadong nag-iisip, tumawa pa raw sila Lolo pagkalagpas ng matanda sa kanila. Tumahimik lang sila nung lumingon raw ang matanda at tinignan sila nito ng masama. Pero talagang walang pakialam sila Lolo. At gusto pa rin nilang ituloy yung hamon sa kanila na magpagabi doon sa gubat. Medyo madilim na raw noon nang makakita sila Lolo ng napakalaking ibon na kulay itim. Talagang may kalakihan daw yon, na kahit dumidilim na, kitang kita nila ang ibon. Nung una ay hindi nila pinapansin. Pero nung nakahalata sila na parang sinusundan raw sila ng ibon, doon na sila umaksyon. Sinubukang panayin yon ni Lolo Pinong. At sa pagkakakita nila, tinamaan daw yon at bumulusok pababa sa may parteng talagang sobra ng masukal. Hindi na nila pinag-aksayahan pa ng panahon na hanapin kung saan yon bumagsak. Dahil talagang padilim na nga. Sa halip, ang ginawa nila Lolo, nagsiga sila sa gitna ng gubat para magkaroon ng apoy. At doon ay niluto nila yung nahuli nilang ligaw na manok gamit yung apoy. Tawa pa raw sila ng tawa. Dahil wala namang espesyal sa gubat. At hindi naman nakakatakot. Maya-maya pa, bigla nila ulit napansin na nandoon na naman ang kulay itim na ibon. Napaikot-ikot doon banda sa kanilang kinalalagyan. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang basta itim na ibon.
pagkat sinabayan na iyon ng napakalakas na tunog ng wakwak. Kung taga-probinsya ka namin at sanay ka nang makarinig ng tunog ng wakwak ng mga panahong yon, talagang alam mo ang pinagkaiba ng ibon lang at ng huni ng wakwak. Mabilis daw agad na tinambakan ng lupa ni Lolo Andoy yung apoy na ginawa nila. Kitang-kita kasi ang mga ito mula sa itaas dahil doon sa apoy. Kaya yon ginawa ni Lolo Andoy. At naubos na rin ang mga palaso nila. Tanging itak na lang ang meron sila noon. Tumakbo sila agad. Wala nang direksyon basta sinikap nilang hindi sila magkahiwa-hiwalay. Nung pagod na, napatigil sila sa may sapa. Dinig na dinig pa rin daw nilang paikot-ikot ang wakwak sa itaas. Ang ginawa nila, Lolo, doon sa may sapa ay mabilis silang nagpahid ng putik. Buong katawan daw yon. Naalala kasi ni Lolo ang sabi ng mga matatanda sa kanilang baryo. Nakapag nasa ganong sitwasyon ka, magpahid ka ng putik sa buong katawan mo at hindi ka masusundan ng aswang. May tatago raw ang amoy at mahihirapan ng aswang na makita ka. Ang sabi kasi nila, tayong lahat ay sa lupa lang naman nagmula, kaya sa lupa din babalik. Talagang may tatago raw ng nagpahid ng putik ang kung anumang presensya ng tao laban sa mga naghahabol na aswang. Dinig na dinig nila, Lolo, ang paikot-ikot na wakwak. Pero natakot naman silang tumigil doon sa may sapa dahil hindi raw talaga umaalis doon banda ang huni ng wakwak. Maingat silang umalis hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon. May nakita silang kubo sa gitna ng gubat na iyon. Buong akala nila, ligtas na sila, lalo at may ilaw sa loob ng kubo. At nung mga oras daw na iyon, tumigil na ang naririnig nilang huni ng wakwak. Marahan na sana silang lalapit sa kubo nang bigla ulit silang nakarinig ng mga pagaspas. Agad na hinila ni Lolo Andoy ang pinsan niya at kapatid at nagtago silang muli sa may damuhan. Mabuti na lang at alerto si Lolo. Dahil ilang segundo lang ang nakalipas, may biglang lumapag mula sa itaas. Hindi man nila naaninag agad. Nung lumapit na raw ang nilalang sa kubo, kitang-kita nilang isang matandang babae na ang naglalakad palapit sa kubo. Tumatagos daw sa labas ang kaunting ilaw mula sa gasera sa loob ng kubo. At doon ay nakita raw nila, Lolo, ang parehong matandang babae na kanina lang nakasalubong pa nila. Tinakpan agad ni Lolo Andoy ang bibig ng dalawa niyang kasama. Pagkat paano nga naman nangyari na ang biglang lumapag mula sa itaas, naging isang matandang babae. Ang nakakatakot pa, wala raw itong kahit anong suot. At napakagulo raw ng mahaba nitong buhok. Halos hindi na raw sila huminga. Nang galit na galit raw itong nagwawala bago pumasok sa kanyang kubo. Na parang hindi raw ito matanda kung kumilos. Marahil ay galit na galit daw ito. Dahil kahit hinalugog na niya ang buong gubat, wala itong makita. Mukhang tama nga ang desisyon nila, Lolo, na magpahid ng putik sa kanilang buong katawan. Nung pumasok na ang matanda sa kubo, dahan-dahang umalis sila, Lolo, at hindi na lumingon pa. Ayon pa kay Lolo, mga isang oras pa ang kanilang binuno bago nila nakita ang labasan. Tumakbo na raw ang mga ito pagkatapos nun. Hawak-hawak nila ang kanilang itak. Pero ni hindi man lang raw nila naisip, naunahin pang sumubok na lumaban kaysa sa tumakbo. Ayon pa kay Lolo, nagtaka ang mga magulang nila kung bakit ganoon ang kanilang itsura. Sinabi nila ang nangyari, imbis na
magyabang pa na nakabalik sila ng buhay. Simula noon, tumigil na ang mga ito sa kanilang pangangaso. Sapat na raw yon para madala ang mga ito. Tungkol naman sa matandang babae, kumalat ang mga kwento tungkol sa kanya. Dahilan para mabalitaan na lang nila Lolo na wala na raw doon ang nakatira doon sa maliit na kubo sa gitna ng gubat. Kung saan man pumunta ang matandang babaeng yon, walang nakakaalam. Hanggang dito na lang po. Salamat. Binabati ko po ang lahat ng mga tagapakinig, lalong-lalo na po sa ating narrator, kay Sir Dan. Noong kabataan ko po, ay talagang mahilig po akong maglakwatsa. Sa isang linggo, siguro mga nasa 4 o 3 beses lang po na doon ako sa bahay natutulog. Sa ibang mga araw po kasi noon ay kung saan-saan na po ako natutulog. Sa mga barkada ko o kung saan mang lakwatsa ako makarating. Siguro dahil lumaki akong sa sugalan ginagabi lagi ang nanay ko. At ang tatay ko naman ay araw-araw sa inuman. Kung baga, ang mga magulang ko ay parehong may mga bisyo na dahilan kaya mapariwara na rin kami. Hindi ko po sila sinisisi. Pero isa lang din yon sa mga dahilan kung baga. Ang ate ko lang po kasi ang nag-aalaga sa aming magkakapatid noon. Bago pa kami may maihain sa lapag minsan, kailangan pang pumunta ni ate sa sugalan o makipagsagutan kay tatay para makahingi ng perang pangsaing nang may makain kaming magkakapatid. Ganon po kalala ang sitwasyon namin noon. Kung makakain man po kami ng agahan, ayos na po kami doon. Nasanay na rin po kami na sa tanghalian ay tubig-tubig na lang muna o yung mga tira-tira kung meron pa. 4 po kaming magkakapatid pero ang kuya ko po na panganay noon ay bihira din pong umuwi ng bahay. Kaya ang ate ko na lang talaga ang inaasahan namin ng isa ko pang kapatid. Mas naaasahan pa po namin ito kaysa mga magulang po namin na irresponsable. Nung nagbinata na po ako, nakapangasawa na rin po ang ate ko na medyo hirap din po sa kanyang buhay. Kaya sa tuwing nagkakapera po ako sa pagtatrabaho sa construction, ay binibigyan ko din po ang ate ko noon. High school lang din po kasi ang aking tinapos. At kahit honor student po ako, ay wala din po talagang pangkolehiyo. Ngunit nung binata na rin po ako, ay nagsimula na rin po akong maglakwatsa at magbarkada. Tawagin nyo na lang po akong Buboy, taga probinsya ng Iloilo. Nakatira sa noon ay medyo liblib na baryo sa Iloilo na malapit lang sa May Capiz. Kung baga malapit lang sa boundary. Pero hindi literal na sa may boundary ah. At nililinaw ko lang din po na 49 anyos na rin po ako ngayon. At wala pa akong 20 nang mangyari ang kwento kong ito. Noong araw po ay marami kaming kabarkada sa mga karatig naming baryo. Lagi po kasi kaming dumadayo ng basketball doon. Hindi naman sa pagmamayabang pero batak na batak din po ako sa paglalaro ng basketball noong kabataan ko. Wala pa po kasing mga cellphone na yan noon eh. Kaya marami talagang oras para maglaro at gumaling sa paglalaro. Ngunit dahil din po dito ay hindi maiwasang meron kang mga makakaalitan. Lalo na kapag nanalo po kayo sa pustahan. Isang araw po noon, mga bandang alas 5 pa lang ng hapon, ay naririnig na namin ang tugtog na nanggagaling sa kabilang baryo. Fiesta po kasi doon. At sa mga probinsya po kasi, para sa mga hindi nakakaalam, kapag bisperas po ng fiesta, ay talagang merong pabaile sa gabi. Sayawan pa kumbaga. Kung saan madalas bago magumpisa ang pasayaw, ginaganap ang awarding sa mga palaro na ginanap sa barangay na yon
Oh, Sityo. Hindi nga lang kami nakasali sa basketball noon dahil bawal po sumali ang mga tagalabas. Pero pwedeng-pwedeng makifiesta at makisayaw sa sayawan syempre. Ang sabi ng isa kong barkada noon na itago natin sa pangalang Badong. Ano pre, pupunta ba tayo mamaya? Huwag na nating palagpasin to, baka maraming magagandang babae doon. Ikaw rin, nakangiting wika pa ni Badong sa akin at sa isa ko pang barkada. Tumango naman kami syempre, baka nga maraming magandang babae doon at may mga kaibigan din kami doon kung saan pwedeng makitagay. Meron pong motor noon ang isa ko pang barkada. Yun po ang sinakyan namin papunta sa kabilang baryo. Tandang-tanda ko pa po noon, Sir Dan, na 5 piso lamang po ang entrance fee doon sa sayawan. Tapos, kapag babae naman po, ay libre lamang. Lalaki lang po noon ang pinagbabayad ng entrance fee. Pero, kapag tumugtog na ang love song, pwede mo namang ayain ang mga babae kung pwede mo ba silang maisayaw. Hindi ko lang po alam kung may ganoon din ba sa mga syudad. Pero sa probinsya po, ay ganoon po talaga noon. At sa ganong sayaw din po nagsimula ang kababalaghang dulot nitong ikukwento ko. Tapos na ang awarding noon at medyo pagod na rin po kami sa kakasayaw. Bandang 11 na yata ng gabi noon, Sir Dan. Wala pa akong naisasayaw noon. Hindi dahil wala akong makuha, kundi hindi lang po talaga ako naghanap. Pinatugtog na po ulit ang love song noon. Doon na po ako tumayo at naghanap na po ako ng babae na pwede kong maisayaw. May nakita akong isang magandang babae noon. Hindi na po ako nagdalawang isip na iniabot ko na ang kamay ko, sabay tanong kung pwede ko ba siyang isayaw. Pumayag naman po ito agad. Nagpakilala po kami sa isa't isa. Itago na lang po natin siya sa pangalang Sabel. Ang sabi niya, taga-Aklan daw sila pero umuwi lang sila doon sa probinsya ng kanyang lolo para makiselebrate ng fiesta at para linisan na rin daw at bisitahin ang bahay ng kanyang lolo. Sa Aklan na raw kasi talaga sila nakatira. Pero may bahay lang ang lolo niya doon sa Iloilo. Pagkatapos po naming sumayaw, ay nagkausap pa kami sandali at nagkayayaan. Niyaya niya po ako na pumunta sa kanilang bahay. Sa isip ko po noon, sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Magandang babae na po ang gustong isama ako sa kanilang bahay. Kaya syempre ay pumayag na po ako noon. Pero nagpaalam po ako sa 2 kong barkada, si Badong at si Randy. Ito namang 2 ay nagpumilit na sumama para lang daw alam nila kung saan nila ako susunduin. May punto din naman, lalo at wala pang cellphone noon. Ang sabi ni Sabel, sila lang daw ng ate niya at nanay niya ang naroon sa bahay. Natuwa ako noon dahil wala ang tatay niya at ang lola at lolo. At least, hindi ako kakabahan masyado. Mga 10 minuto lang mula doon at narating na namin ang bahay nila. Bago kami pumasok sa may bakod, may dinukot pa si Randy sa aking bulsa sa likuran. Akala ko po noon ay balak lang niyang kunin ang pera ko. Kaya hinampas ko lang ang kamay niya. Sabay pumasok na kami ni Sabel sa kanilang bahay. Pagpasok po namin, maging si Sabel ay nagulat din ang makitang nandoon na ang lola at lolo nito. Oh, lola, lolo. Akala ko ba bukas pa ang dating ninyo? Bakit nandito na kayo? Nalilitong tanong po noon ni Sabel. Sabay sabi niya na si Buboy nga po pala. Sinamahan lang niya ako. Magbibihis lang po kasi ako dahil basa na ng pawis itong damit ko. Babalik din po kami agad sa sayawan. Diba, Buboy? Wika pa ni Sabel na parang biglang nagbago ang isip niya nang makita ang kanyang lolo at lola. Pero nagpumilit po ang lolo at lola nito
na maupo po muna ako at paghahainan daw nila ako ng pagkain sandali. Medyo nagkakatinginan po noon si Isabel at ang nanay niya, na parang maging ang nanay niya ay gusto na akong paalisin. Wala pong nagawa si Isabel noon, lalo at pinangdidilatan siya ng kanyang lolo. Tapos pumunta na ang mga ito sa kusina. Naghintay po ako sandali, tapos umupo po kami sa mesa at may inihaing mga pagkain. Puro po yun karne, pero ang pinagtataka ko po noon, kumuha lang ng pinggan si Isabel pati ang kanyang nanay. At kumuha sila sa kusina ng sarili nilang ulam. Tapos, kanin lang ang kinuha nila doon sa mga nakahain sa mesa. Samantalang ang daming putahing inihain ng kanyang lolo at lola. Kahit nung kumukuha na kami ng mga pagkain, ay hindi man lang ginalaw ni Isabel at ng kanyang nanay ang mga nakahain sa mesa. At parang hindi po sila komportable sa mga nangyayari. Kumuha na rin ako ng pagkain noon at inilagay ko po sa mesa, tapos umupo na kaming lahat maliban lang sa kapatid ni Isabel na natutulog pa sa kwarto. Pasubo na po ako talaga ng pagkain noon, lalo at mukhang masarap ang pagkain. Nang mapansin ko po na pinagpapawisan bigla ang lola at lolo ni Isabel. Napansin ko rin na medyo nanginginig ang mga kamay nila na may hawak na kutsara at tenedor. Yun bang parang bigla silang nainitan? Na parang biglang nanghihina? Okay lang po ba kayo? Tanong ko noon sabay binitawan ko ang kutsara. Napansin ko rin po noon na parang may nagiinit sa may bulsa ng aking pantalon sa may likuran. Pero nagulat po ako nang bigla na lang pong tumayo ang lolo ni Isabel. Sabay hinampas po ng kamay ang mesa na parang may kalakasan. "Isabel, sa dinami-dami ng dadalhin dito, bakit yung may dala pang proteksyon?" Sigaw agad ng lolo ni Isabel. Gulat na gulat po ako noon, Sir Dan. At syempre, nalilito. Pero napatayo din po ako at napatras nang bigla ko nang makitang namumula na at nanlilisik na ang mata sa akin ng lola ni Isabel. Ang lolo naman po nito ay ganoon din. Tinanong po nito ako kung sino ba ako at bakit daw may daladala akong malakas na proteksyon. Pero hindi na po ako makasagot noon, Sir Dan. Dahil nakita po mismo ng mga mata ko ang mga pangil ng lolo ni Isabel habang nagsasalita po ito. Mas lalo pong uminit noon ang bulsa ng pantalon ko. Kaya napadukot po ako doon. Doon ko na po nakita ang isang medalyon. Alam na alam ko po kung kanino yon. Walang iba kundi kay Randy. Dahil ilang beses ko na po yung nakita na hawak-hawak niya. Ang lolo po kasi ni Randy ay isang albularyo. At ang medalyon po na iyon ay bigay sa kanya ng kanyang lolo. Doon ko na po napagtanto, Sir Dan, na nung akala kong may dinukot si Randy sa aking bulsa, ay may nilagay pa pala ito. Inilagay niya ang proteksyong lagi niyang dala kapag umaalis po kami ng gabi. Minsan ko na rin pong narinig kay Randy na malakas na proteksyon daw yon, sabi ng kanyang lolo. Binalik ko po agad yon sa bulsa ng suot kong maong. Dahil sobrang nagiinit po talaga yon ng mga oras na yon. Pero ibang iba na po noon ang itsura ng lola at lolo ni Isabel. Nakulang na lang po ay atakihin po ako ng mga ito. Yung tipong nawala na sa kanilang mga sarili, na parang galit na galit. At hindi ko man po mailarawan ng maayos, pero siguradong mga aswang po ang mga ito. Sa mga pangil pa lang po nila ay sigurado na po ako. Napaatras na po ako noon at parang dudumugin na ako ng dalawang matanda. Nang bigla pong pumagit na si Isabel at nakikiusap sa kanyang lolo, nahayaan na akong umalis. Umiiyak po si Isabel noon
Dahil akala daw kasi nito ay wala pa talaga doon ang kanyang lola at lolo. Maging ang nanay po ni Sabel noon ay nakikiusap rin. Ngunit bigla na lamang po akong hinila ni Sabel noon palabas at tumakbo po kami pabalik doon sa may sayawan. Hindi pa man po kami nakakalayo ay nakasalubong na namin sila Randy, daladala ang motor. Ang sabi ni Randy ay masama daw talaga ang kanyang kutob, lalo at siya ang nagmamayari ng proteksyong inilagay niya sa aking bulsa. Nagpaiwan na po noon si Isabel, pero mag-iingat daw kami at baka sumunod pa rin ang kanyang lolo. Ngunit ang sabi sa kanya ni Randy, pakisabi sa kanila, wag na nilang susubukan. Albularyo ang aking lolo. At kapag sumunod pa sila, upuntahan nila kami sa kabilang barangay. Siguradong may kalalagyan sila. Banta pa po noon ni Randy at pinaharurot na niya ang motor. Ramdam ko pong mabait si Isabel. Pero baka sila na ng kanyang nanay at ng kanyang kapatid ang magmamana ng pag-aswang ng kanyang lola at lolo. Nakauwi po kaming ligtas noon at simula po noon, hindi na kami ulit nakikifiesta sa ibang baryo. At nagpagawa na rin po ako sa lolo ni Randy ng sarili kong proteksyon. Hanggang dito na lang po ito. Salamat. Kwento ito ng tito ko. Doon pa kami nakatira noon sa Iloilo mga taong 1995, kung hindi ako nagkakamali. Magkatabi lang ang bahay namin ng tito ko at sa harap noon ay ang lupang sinasaka namin. Ang tito kong ito ay bata pa ng mga panahong yun at mga 7 taon lang ang agwat namin. Si Papa kasi ang panganay. At ang tito ko naman ang bunso sa kanila. Ang tito kong ito ay mahilig dumayo sa ibang barangay kapag may sayawan kong bisperas ng fiesta. Isang gabi nagpaalam itong pupunta sa kabilang barangay kasi may sayawan daw doon. Siyempre wala naman kila lola kasi madalas niyang gawin yon kapag may fiesta sa ibang barangay. Pero nag-umaga na at lahat ay hindi pa rin nakakauwi si tito. Kaya talagang nag-alala sila lola noon. Lalo pa at first time yun na hindi siya umuwi agad. Hindi rin naman ito umiinom dahil sakitin ito at bawal sa kanya ang alak. High school na ako noon kaya nung pinuntahan nila sa kabilang barangay mga alas 6 pa lang ng umaga, sumama na rin ako. Medyo malayo-layo yun pero wala pang masyadong tricycle na pumapasok doon dati kaya nilalakad lang talaga ng mga tao madalas. Yan ay kung wala kang sariling motor. Marami rin kasing may mga motor noon. Nung malapit na kami sa naturang barangay, nagulat kami nang makita naming lumabas si Tito sa may palayan, sa may gilid lang ng daan. Punong-puno ng putik ang damit nito at punit-punit pa yon. May mga kalmot din ito sa katawan. Mapapansin din na parang natatakot pa rin ito at laking tuwa niya nung makita niya kami. Tinanong namin siya ng tinanong kung napano at bakit ganon ang itsura niya. Pero hindi ito nagsasalita at ang sabi niya lang ay doon na lang pagka-uwi sa bahay niya ay kukwento. Pagdating namin sa bahay nila, agad itong naghugas ng katawan. Nagpalit ng damit at nagdikdik ng bawang. Nung hinubad niya ang damit niya ay doon namin mas nakita ang iba pang mga kalmot sa katawan niya. Inutusan niya pa akong ilagay ang ibang dinikdik na bawang sa mga sugat nito. Nung naupo na siya ay pinilit siya ni Lola na magkwento sa amin. Nanginginig ang kamay ni Tito noon nung nagsimula na siyang magkwento. Ang sabi niya sa amin,
Nung papunta pa lang daw siya sa sayawan ay may nakasalubong daw itong matandang lalaki. Pero hindi niya maaninag ang mukha nito. Gawa ng napakadilim daw at may suot itong sombrero. Yung malaki na ginagamit sa bukid at nakayuko lang daw ito. Alam lang niyang matanda na yon base sa kilos nito at kapansin-pansin din na napakapayat pa nito. Noong nagtapat na daw sila ay tinapik daw siya ng matanda sa balikat niya at may ibinulong daw ito. Halong ka sa pagpuli mo karon na. Kay base makasumalang ka sang mga aswang diri. Nakong sa Tagalog pa ay mag-ingat ka sa pag-uwi mo mamaya kasi baka makatagpo ka ng mga aswang dito. Pabulong pa daw nitong wika sa tito ko sabay diretsyong lakad. Nilingon pa daw siya ni tito. At tinanong kung taga doon ba siya pero hindi na raw ito sumagot kaya tumalikod na din si tito sa matanda. Ang pinagtataka daw ni tito noon, nakailang akbang pa lang daw siya pagkatapos noon at lumingon siya ulit pero bigla na lang daw naglaho ang matanda sa paningin niya. Napinagtakan daw niya talaga kasi mahabang diretsyo ang daan at wala ding mga bahay doon banda. Sa gilid naman nun ay may palayan kaya dapat nasa unahan lang banda ang matanda. Kahit nalilito sa mabilis na pangyayaring iyon, napailing na lang si Tito at nagpatuloy pa rin daw siya sa pagpunta sa sayawan. Pagdating niya doon ay sinabi niya yon sa ilang kaibigan niya na mga taga doon din sa barangay na yon pero pinagtawanan lang daw siya kaya pinilit na lang niyang alisin yon sa utak niya. Nagpakasaya sila Tito at nag-enjoy daw talaga sila sa sayawan. Medyo sablay nga lang kasi hindi man lang nakasayaw ng babae si Tito kapag nagpapatugtog ng love songs. Torpe kasi si Tito kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin nakapangasawa. Nung mga alas 2:30 na raw ng madaling araw, nagkayayaan na silang uminom sa may malapit na tindahan. Pero dahil hindi umiinom si Tito, minabuti nito na mauna na lang na umuwi. Lalo pa at alam niyang pipilitin lang siya ng mga barkada niya na uminom. Naiwan ang mga barkada niya sa tindahan. At naglakad naman mag-isa ang tito ko. Hindi naman ito natatakot kasi sanay naman siyang maglakwatsa sa gabi. Nung naglalakad na ito sa may mahabang daan kung saan walang mga bahay at tanging palayan ng sa gilid, biglang may humarang sa daan niya. Napatras daw agad si Tito kasi napakalaking asong nakaharang sa daanan nito. Naglalaway daw ito at makikita ang mahahabang pangil. Umaatras na daw ang Tito ko noon kasi wala siyang dalang kahit anong armas. Sinubukan din niyang pumulot ng bato at batuhin yon pero ayaw daw talaga nung umalis. Panayungo lang daw ito at hindi man lang kumakahol. Doon ay nalaman niyang kakaiba talaga ang aso na yon. Lalo pa at napakalaki daw nun. Nung akmang tatakbo na sana ang tito ko pabalik doon sa may sayawan kung saan maraming tao, bigla raw umatake ang malaking aso at sinunggaban ng tito ko. Dahilan upang gumulong sila sa palayan sa gilid ng kalsada. Tinumok daw siya noon hanggang sa magpagulong-gulong sila doon. Nung nandun na daw sila sa may palayan kung saan maputik na, unti-unti daw nagbago ang anyo ng malaking aso. Parang naging anyong tao daw ito pero mabalahibo at napakalakas daw nun. Napakaitim ng balat nito at naglalaway daw itong parang isang asong ulol. At habang nasa ibabaw siya ni Tito ay sinasakal daw niya si Tito sa leeg kaya hindi ito makasigaw. Balot na ng putik ang katawan ng tito ko. At hindi na siya makahinga.
Ramdam na rin niya ang mga kalmot sa katawan niya na dulot ng mahahabang kukunang nilalang na dumudumog sa kanya. Tumutulo daw sa mukha ng tito ko ang laway nun pero buong lakas na pinaglalabanan ni tito. Itinutulak ni tito ang mukha ng aswang na gusto nang sagpangin ang kanyang leeg. Nung parang hindi na raw talaga niya kaya, kinapa daw niya ang gilid ng pilapil ng sakahan. Hanggang sa may makapa siyang maikling putol na kahoy. Yun daw ang pinangsaksak niya ng paulit-ulit sa leeg ng aswang. Hindi man ganun yun katulis, bumabao naman daw yun. Nasaksak pa daw niya ito sa may tenga kaya nabitawa ng aswang ang leeg niya at bahagya niya itong naitulak. At pinagsasaksak daw niya ang mukha ng aswang hanggang sa tamaan na rin ang mata nito. Nung nakawala daw siya ay tumakbo siya ng tumakbo doon sa gitna ng palayan hanggang sa medyo malayo na siya. Habang tumatakbo siya ay dinig na dinig pa niya ang pagsigaw ng aswang sa sakit. Sa sobrang pagod at takot ng tito ko ay humandusay daw siya sa gitna ng palayan habang balot na balot ng putik. Sigaw daw siya ng sigaw pero dahil sa pagkakasakal sa kanya ay halos wala na ring boses na lumalabas sa lalamunan niya. Gumapang siya ng gumapang sa gitna ng palayan hanggang sa narinig niyang nagkakahula ng mga aso doon banda sa parte kung saan sila nagpangabot ng aswang na nakasalubong niya. Dinig na dinig daw niya ang boses ng mga dumadaan na malamang ay galing sa sayawan. Pero wala na raw siyang lakas para sumigaw pa. Iyon daw ang huli niyang naalala at nagising na lang siya na medyo maliwanag na. Nawala ng malay ang tito ko doon sa gitna ng palayan at umaga na nung nagising ito. Marahil daw ay hindi na siya hinabol ng aswang dahil may mga sugat rin itong tinamo. At nagkahulan din ang mga aso doon banda. Dagdagan pa ng baka narinig din daw nito na marami ng taong nag-uuwian. Kaya hindi na rin daw siguro isinugal ng aswang na baka may makakita pa sa kanya. Takot na takot talaga si tito noon. At nanginginig ang katawan niya. Pagkatapos noon ay sinamahan ko si tito at si lola. Dinala namin si tito sa isang albularyo. Nung makita ng albularyo ang mga kalmot sa katawan ng tito ko, napailing na lang ang albularyo. Lapit di bala kay may dalit na ang pilas mo. Hindi magkabala ka kay mabulong na. Nakong sa Tagalog pa ay, halika dito. May lason niyang mga sugat mo pero huwag kang mag-alala at magagamot natin yan. Wika pa ng albularyo sabay kumuha ito ng tela at may nilagay siya doon ng mga halamang gamot. Mabilis niya iyong dinikdik. At nung nadurog na ay hinaluan niya ng konting langis. Ang katas nun ang dinampi-dampi niya sa mga sugat ng tito ko. Pagkatapos nun ay nagsagawa siya ng tinatawag nilang pagtatawas. Aba, iho. Mukhang namarkahan ka niya bago nangyari ang pagtambang niya sa daan mo pa uwi. May nakausap ka bang kay Nay Nala bago ka umuwi? Lalaki ito at may katandaan na. Tanong pa ng albularyo. Nung marinig namin ang sinabi ng yun ay, siyempre agad naming naalala ang matandang nakasalubong ng tito ko. Na tinapik-tapik pa daw siya sa balikat. At sabay may ibinulong pa. Walang dudang may kinalaman talaga ang matandang yon. Pero hindi siya namukhaan ng tito ko. Gumaling naman agad ang mga kalmot sa katawan ni tito pero mga 2 linggo pagkatapos ng nangyaring yon ay may nakita si tito na nagsasaka sa palayan. Sa kilos nun at sa tindig ay parang katulad ng matandang nakita niya. Nung humarap ito sa kanya, may parang peklat ito sa may gilid ng mata na parang bagong hilom lang na sugat. Napatingin din ito na parang kilala niya ang tito ko.
Nung makita siya ni Tito ay malakas ang inala nitong siya talaga yon. Simula noon ay hindi na pumupunta si Tito sa mga sayawan sa fiestahan. At wala na rin siyang balita doon sa matandang lalaki sa kabilang barangay. Hanggang dito na lang, Sir Dan. Salamat. Taong 2019. Leganes, Iloilo. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa channel na ito. Tawagin nyo na lang po akong Totoy. Yan ay totoo kong palayaw. Ang kwentong ito ay personal naming karanasan ng mga kaibigan ko. At nasa sa inyo na kung maniniwala kayo o hindi. Isa akong call center agent sa Iloilo hanggang sa kasalukuyan. Dalawang taon na rin akong agent pero palipat-lipat ako. Kahit nagtapos naman ako ng kursong political science, talaga namang napakahirap maghanap ng trabaho. Kaya ito muna ang pinasukan ko. Hanggang sa nagustuhan ko naman. Kasi maganda naman ang bigayan. Lalo pa kapag magaling ka na agent. Kung trabaho lang ang pag-uusapan, madali lang naman talaga matutunan. Lalo kung nakikinig ka naman sa training pa lang. Given na yon na dapat sanay ka rin halos mag-English. Pero hindi naman required talaga. Lalo pa at may instructions naman na sinusunod doon sa mga transactions na in-handle doon. Yung nakakapagod talaga sa ganitong trabaho ay yung schedule. Karamihan kasi ay yung graveyard shift o yung gabi hanggang umaga na. Kahit may night differential naman, which is dagdag sa sweldo, talagang mahirap magtrabaho sa gabi. Nangyari yung kwento nung fixed na graveyard shift ang naging schedule ko. Bale, Monday to Friday ay pareho lang yung schedule. At ganun din yung weekends na day off. Kakalipat ko lang kasi noon sa ibang kumpanya bilang isa pa ring call center agent. Bale, 10 PM hanggang 7 AM ang trabaho ko. May kabarkada ako noon na katrabaho ko rin. Ito yung mga panahong namumroblema ako sa boarding house na napasukan ko. Dahil madalas walang tubig at ang ingay palagi. Taga Iloilo rin po ako pero medyo malayo na. Kailangan kasi talaga na makatulog ako sa umaga para hindi bangag sa trabaho sa gabi. Kaya naman, niyaya ako ng barkada ko na doon na sa boarding house din nila mag-inquire. Nagkataon naman na may bakante pa nung pinuntahan ko. Ang boarding house na ito ay sa may Leganes, Iloilo. Isa ito sa mga bayan sa Iloilo. Isang sakayan lang din naman ang jeep mula sa pinagtatrabahuan ko. Pero umaabot din ng 30 to 40 minutes ang biyahe pag traffic. Kung hindi naman ay minsan mga 20 minutes lamang. Ayos lang din naman doon dahil tahimik. Medyo papasok kasi yung lokasyon at hindi rin maingay ang mga kapitbahay. Bahay daw kasi ito ng isang dating seaman. Kaso, nasa Maynila na talaga nakatira ngayon. Bale, may katiwala lang na naglilinis ng bahay. At syempre, taga-singil rin ang upa. Tawagin na lang natin ang katiwala sa pangalang Arnel. Mabait si Kuya Arnel. At maasikaso rin sa mga boarders. Nasa 50 anyos na rin ang edad niya. Pero hindi na nakapangasawa pa. Pero yung nakakatuwa, may nililigawan pa rin ito. Na taga doon din sa Leganes.
Itago na lang natin sa pangalang Ate Belen. Siya ay halos kaedad lang din ni Kuya Arnel at nakatira sa harap lang din ng boarding house namin. Madalas siyang bumisita sa boarding house. Pero usap-usapan noon na weirdo raw si Ate Belen. Sabi ng barkada ko, madalas raw siyang makita ng mga babaeng boarders na nakadungaw lang sa bintana at nakatulala. Kahit 10 oras na raw ng gabi. Dalawang palapag kasi yung boarding house. At dalawang palapag din yung bahay nila Ate Belen. Pero hindi sila tumatanggap ng boarders. Maliit lang din kasi yung bahay nila. At mahirap pa raw kapag tumanggap pa sila ng boarders. Isang Sabado ng gabi, habang umiinom kami ng Red Horse sa kwarto ng mga babae, close na rin kasi kami, at minsan ay nagkakayayaan na uminom. Pero yung tipong tagi-isang bote lang ng 500 ml na Red Horse, at tamang kwintuhan lang din. Pampalipas oras lang din kumbaga. Nakapatay yung ilaw, at tanging ilaw lang mula sa laptop ang nandoon. Dahil nanonood kami noon ng La Casa de Papel, yung sikat na series sa Netflix, na talaga namang gustong gusto ko. Ilang minuto pa, nakatulog na ang karamihan sa amin. Tanging kami na lang ng isa kong barkada na itago na lang natin sa pangalang Mark ang natitirang gising. At tag-iisang bote pa lang ng 500 ml na Red Horse ang nauubos namin. Wala na kaming balak dagdagan pa kasi wala na rin namang ibang kakwintuhan. At sa mga mahilig uminom, alam na alam ninyo na imposibleng tamaan tayo sa isang bote lang. Lalo na at 500 ml lang. Alam ninyo yan. Nag-e-enjoy pa kami sa panunood nang bigla naming mapansing mula sa bintana namin, parang may taong nakadungaw mula sa bintana ng kabilang bahay kung saan nakatira si Ate Belen. Sliding window yung kanilang bintana. At kahit patay yung ilaw, may kalapit na street light. Kaya naaaninag namin siya. Lalo pa't binuksan na niya ang bintana nila. Ilang minuto na itong nakatulala sa bintana, ni hindi gumagalaw. At nakatingin lang ito doon banda sa direksyon namin. Ang bintana nga pala namin ay sliding window rin. Pero merong makapal na kurtina. Bahagyang nakahawi yung kurtina kaya mula sa loob, nakikita namin yung nasa labas. Nung mga ilang minuto na ang nakalipas, medyo nawirduhan na kami at tiniklop namin ang laptop. At panay lang ang silip namin sa bintana. Nga pala, magkatapat lang yung dalawang bahay na ito. Pero medyo ilang metro pa yung agwat ng iba pang bahay. Maya-maya pa, gumalaw na si Ate Belen. Yung tipong inuunat-unat niya yung leg niya, na parang naghahanda siya sa kung ano niyang gagawin. Tapos, yumuko ito sandali. Pagharap niyang muli, kitang-kita namin na parang nagbago ito. Toy, nakikita mo ba yan? Nagliliwanag ang mata ni Ate Belen. At bakit parang nagdayuan ang kanyang buhok? Pabulong na sabi sa akin ni Mark. Nahalatang naguguluhan. Ito ba yung sinasabi ng mga babae na weirdo tungkol kay Ate Belen? Tanong pa nito sa akin. Bilang bago lang rin sa boarding house, talagang nalilito rin ako. Nakasilip pa rin kami hanggang bigla nitong binuksan palalo ang bintana. Tumingin-tingin nito sa paligid at ipinatong niya ang kanyang mga paa sa bintana na parang tatalo na ito. Kitang-kita namin ang mapupula nitong mga mata. Yun bang parang mga mata ng pusa na lumiliwanag kapag
natamaan ng kaunting ilaw. Sa kabako ay buong akala ko magpapakamatay ito, para kasing tatalon talaga. Kaya bubuksan ko na sana ang bintana at pipigilan siya. Pero mabilis akong hinila ni Mark pabalik. Toy, wag. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Hindi siya normal. Sigurado ako dyan. Pagpipigil pa nito sa akin. At bigla nga itong tumalon mula sa bintana. Sa pagkakataong ito, hindi na ako napigilan pa ni Mark. At agad kong binuksan ang bintana at tinawag si Ate Belen. Dahil labis-labis ang kabang nararamdaman ko noon. Ate Belen! Ate Belen! Sumagot ka! Sigaw ko pa na gumising sa mga kasamahan namin. Sa ingay ay agad na bumangon ang isa naming kasamahang babae. At kumuha ng flashlight para tignan kung anong nangyari sa baba. Sinubukan naming ilawan ang paligid ng bahay. At wala kaming nakitang tao doon. Pero ang nakakatakot, isang malaking pusang kulay itim sa pinagbagsakan dapat ni Ate Belen lang yung nakita namin doon sa baba nung inilawan namin. At meron pang puting duster na hawig na hawig sa suot ni Ate Belen. Nakitang kita namin noong pumatong na siya sa may bintana bago ito tumalon. Pero hindi kami pwedeng magkamali. Tumalon ng bintana si Ate Belen. At kakaiba ang kanyang itsura bago niya ginawa iyon. Nagtigbaliw sa Meg. Sabi pa ni Mark sa akin. Na kung sa Tagalog ay nagpalit-anyo siya. Pero Mark, 2019 na. Walang ganon. Hindi ako naniniwala. Sagot ko naman sa kanya. Nagulat pa rin kaming lahat noon. At nag-usap-usap kami tungkol doon bago tuluyang natulog. Kinabukasan ay maaga kaming umalis para magsimba. 5 a.m. pa lang ay umalis na kami para sa First Mass. Ang dami kasing deboto sa patron saint ng Leganes. Kaya ang daming tao kapag Linggo. At ayaw namin ng siksikan. Paglabas nga namin ng gate, nadatna namin si Ate Belen na nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay. Nagawa pa rin namin umiti sa kanya. Pero ang sama ng tingin nito sa amin. Ang ingay nyo kagabi. Ating gabi na, gising pa kayo. Galit nitong tono. At dahil sa kabasa nangyari, hindi man lang kami nakasagot. Pero hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Ilang linggo pagkatapos ng nangyari, Biyernes naman ang gabing yon. Tumatambay kami ni Mark sa kwarto kasi nanonood kami ng Avengers Endgame. Kahit napanood naman na namin ito sa sinehan. Habang nagiinuman sa may sala si Kuya Arnel at ang isa niyang barkada. Nandoon din si Ate Belen. Nasa may sala kasi banda ang kwarto ko. Maya-maya pa, nagpaalam na yung barkada ni Kuya Arnel. Narinig pa naming humarurot na yung motor nito paalis. Bagyang nakabukas yung pinto namin. Yun bang may kakaunting siwang na lang na pwedeng-pwede mong silipin yung nasa labas? Nagkataon namang doon banda nakaupo si Mark sa may pinto kaya napasilip ito. Maya-maya pa, biglang sumitsit si Mark sa akin. Na parang sinasabi niyang, tignan ko ang nasa labas. Pagsilip ko sa bahagyang nakabukas na pinto, nakita kong abala si Kuya Arnel sa pinapanood niya sa TV. At halatang medyo may tama na rin ito. Katabi niya naman si Ate Belen. Napabulong ako kay Mark noon. Mark,
Ano bang ibig mong sabihin? Wala namang kakaiba eh. Bulong ko pa sa kanya. Toy, tignan mo si Ate Belen. Tignan mong mabuti. Sagot naman ito sa akin. Muli kong sinilip at tinignang mabuti. At doon ko nakita na kinakagat ni Ate Belen yung tansa ng Red Horse. Kitang-kita ko yung matulis niyang mga pangil. At tumatagos lang yon sa tansan na parang andali lang sa kanyang butasin yon. Patuloy niya iyong inangat-ngat na parang naglalaway na ito habang nakatingin sa walang kamalay-malay na si Kuya Arnel. Nagsimula na kaming kabahan sa nakita namin. Pero maya-maya pa, umasok na silang dalawa sa kwarto ni Kuya Arnel. Nakita mo na, Toy? Aswang si Ate Belen. Delikado si Kuya Arnel. Wika pa ni Mark sa akin. At dahan-dahan na kaming lumabas ng kwarto. Doon nga ay nagkalat ang mga tansa ng Red Horse. Ang iilan sa mga ito ay may mga butas at yupi-yupi na. Nahalatang napakatulis ng bumutas sa mga yon. Dahil maliliit lang yung mga butas. Yung tipong parang dulo lang ng matulis na bagay ang bumutas doon. Tinitignan pa rin namin ang mga butas ng tansan. Nung biglang sumigaw si Kuya Arnel. Lumabas ka rito. Sigaw nito na kahit lasing ay halatang galit na galit ito. Agad kaming bumalik ng kwarto. Dahil baka maabutan kaming tinitignan ng mga tansan. At mga ilang segundo pagkatapos nun, lumabas silang dalawa. Galit na galit si Kuya Arnel at sumisigaw ito. Umuwi naman kasi sa probinsya nila yung tatlong babaeng boarders na mga taga-Antique. At nakapatay rin ang ilaw namin sa kwarto. Kaya akala siguro ni Kuya Arnel, wala nang tao at pumasok na kami sa trabaho. Tulad nga ng sabi ko, panggabi ang trabaho namin. Kaya Biyernes ng gabi, talagang may trabaho pa kami. Nagkataon lang na nung gabing yon ay balak talaga namin ni Mark na magpa-late. Totoo pala, Belen. Totoo pala ang sabi-sabi tungkol sa'yo. Isa kang aswang. At ako pa talaga ang bibiktimahin mo. Umalis ka rito. Wika ni Kuya Arnel na may tama na rin noon. Kaya hindi na ito nakapagpigil sa kanyang pananalita. Wala kaming narinig na sagot mula kay Ate Belen. Sa pag-alis niya, agad kaming lumabas ng kwarto at ikwinento namin ang nakita namin. Ang sabi ni Kuya Arnel, nakahiga na raw sila ni Ate Belen nang may maramdaman siyang parang napakalagkit sa kanyang leeg. Pagdilat niya, dinidilaan raw ni Ate Belen ang kanyang leeg at naglalaway ito. Kitang-kita ni Kuya Arnel ang mga pangil nito na parang wala ito sa kanyang sarili. Pero sinampal raw siya ni Kuya Arnel ng malakas. At agad na kinuha ang baril niya sa kahon sa tabi lang ng higaan. Dahil doon ay natauhan nga si Ate Belen. Pinakiusapan kami ni Kuya Arnel na huwag nang ipagsabi para hindi matakot yung mga babaeng boarders pagbalik nila. At simula nun, hindi na sila nagpansinan pa ni Ate Belen. Pero hindi pa rin nawala sa mga utak namin kung paano niyang kinakagat ang mga tansa ng Red Horse. Hanggang dito na lang po, Sir Dan. Ang inyong avid listener, Totoy. Hello po sa lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Dan. Ito pong ikukwento ko sa inyo, karanasan mismo ng aking Ate Jenny, na nangyari nitong nakaraang taon lamang. Noong nakaraang taon ng kasagsagan talaga ng pandemya,
Naging abala ang mga tao sa aming lugar sa paghahalaman. Usong-uso ang mga halaman na halos lahat ng mga bahay nagsimulang magtanim. Pati mga halaman doon sa bundok, kinuha nila para kolektahin o kaya naman ay ibenta. Talagang nauso ang bintahan ng halaman. Meron din na nagpapalitan at pati na rin nakawan. Naging parang mga anak na ng iba kung ituring nila ang kanilang mga halaman. Yung iba nga ay napapabayaan na ang maliit nilang mga anak dahil puro halaman na lang ang inaatupag. Kami po ay nakatira sa malayong bayan sa Iloilo, malayo sa syudad at Cabiasnan. Maraming mga dumadayo noon sa amin nung medyo lumuwag na ang patakaran at pwede na na bumiyahe basta't sinusunod lamang ang protocols. Kaya nagsimula na ring magbenta si ate ng kanyang mga halaman. Ang ate ko kasi, kahit hindi pa naman nagpandemya, sobrang hilig na sa mga halaman. Sa baryo namin, masasabi kong siya yung may pinakamaraming halaman. Binibigay lang din niya yon sa kanyang mga kakilala kapag may humihingi. At ibebenta din naman kapag merong bumibili. Ang ate ko ay wala pang asawa. Sa apat na magkakapatid na puro babae, kami na lang dalawa yung walang asawa. Kaya kami ang naiwan na kasama ng mama at papa namin sa bahay. Ang dalawa naman naming kapatid, may kanya-kanya na ring pamilya. Dahil nga sa mga halaman, maraming pumupunta doon lagi araw-araw sa amin. Hindi naman kasi ganun kahigpit sa amin. Pag lumalabas nga ang mga tao, hindi nagpi-face mask pero walang sumisita. Ito kasi yung time na hindi pa malala talaga sa Iloilo. Isa sa mga plantitas na madalas pumunta sa bahay noon, si Ate Marie at si Ate Joy. Parehong kaedad ni ate, nasa mga lagpas 40 na rin. Madalas silang magchismisan at magpalitan ng mga halaman. Noong una ay wala namang problema talaga. Masaya pa nga kami kapag nandoon sila. Hanggang sa isang hapon, nagulat ako nang kinatok ako ni ate sa kwarto. At medyo masama ang kanyang tono. Day, bakal tubis ang bulong day. Pwerte gadya ka sakit chan ko day. Wika sa akin ni ate. Nakong tatagalugin. Day, bumili ka nga doon ng gamot. Sobrang sakit talaga ng chan ko. Agad akong napabangon sa higaan. Nagkataon naman na narinig din pala yon ni mama. Na noon ay natutulog sa katabing kwarto. Paglabas ko ay pawis na pawis si ate. At sobrang hilab daw ng kanyang tiyan. Parang may tumutusok raw sa loob na hindi niya mawari kung ano. Nung binila ng gamot ay medyo bumuti naman. Pero kinabukasan ay nararamdaman pa rin daw niya. Medyo binaliwala lang niya nung dumating sila Ate Joy at Marie sa bahay. Hanggang sa tumagal yon ng ilang araw at hindi pa rin nawawala. Pina-check na rin namin sa doktor. At ang sabi ay hindi lang daw natutunawan. Pero napansin namin na sa maikling panahon, nangayayat agad ang ate ko. Nagluto ng sinabawang bangus noon si mama. Paborito yon ng ate ko. Pero nagulat kaming lahat nung habang kumakain kami ay bigla itong nasuka. Ayon sa kanya ay sobrang lansa daw ng isda. Hindi raw niya masikmura na kainin yon. Sabi ko, paborito mo gid niya ang sinabawan nga bangros. Di nga hindi ka magkaon sinisubong. Wika ni mama. Kung sa Tagalog pa ay, akala ko ba paborito mo talaga itong sinabawang bangus? Bakit ayaw mong kumain yan ngayon? Iba na naguro. Ginaaswang ka naguro, Jenny. Manawag na taguro albularyo ay. Wika ni papa. Baka iba na yan. Baka inaaswang ka na, Jenny. Tumawag na kaya tayo ng albularyo. Kung sa Tagalog pa. Doon na rin namin sinimulang banggitin ang mga napansin naming kakaiba sa dalawang tao na palaging nandoon.
Unang-una, ang tatay ni Ate Maria ay pinaghihinala ang aswang sa baryo namin. Pero hindi kami naniniwala kasi doon. Si Ate Joy naman, ilang beses kong nakitang nasa labas ng bahay tuwing mga alas 6 ng gabi. Kapag tinatanong ko kung anong kailangan, laging napadaan lang daw ang sagot. Si Ate Maria naman, minsan na rin daw napansin ni Ate mismo. Napanay ang lunok ng laway at titig sa atsa ng isang buntis na nakasabay nila sa jeep. Yung tipong parang natatakam o naglalaway. Kaya maging kami ay nalilito din talaga sa dalawa noon. Nagmatigas pa si Ate noon dahil sa doktor daw ang nararamdaman niya. Hindi kasi talaga siya naniniwala sa mga ganon. Kahit karamihan sa lugar namin, naniniwala naman talaga. Palibhasa ay tumagal din ito sa Maynila nung doon siya nag-aral. Dahil sa pagmamatigas ni Ate, umabot sa punto na nagsuka ito ng buo na dugo. Parang sago siya na katamtaman ng laki pero gawa sa dugo. Siyempre kinabahan na kami noon. Pero malayo pa ang ospital doon sa aming baryo. At isa pa, pagkatapos niyang sumuka, medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Pero yung hilab lang daw talaga ng kanyang tiyan, yung hindi nawawala. Nakikiusap na noon sa kanya ang mama at papa ko, na pumayag na siyang dalhin na lang muna siya sa albularyo. Dahil nga, natatakot na sila mama talaga. Isa pa, wala naman ding mawawala, dahil malapit lang naman din halos. Napapayag namin si Ate noon. Hindi pa noon basta-bastang makakaalis dahil sa pandemic. Pero pinakiusapan namin ang mga taga-barangay kasi nga emergency na rin. At may sarili naman din kaming tricycle. Pati ako noon ay sumama dahil ayoko naman na maiwan sa bahay. Hindi pa man napapaandar ang tricycle. Nakarinig kami ng parang may kung anong tumakbo mula sa likod. Ang mga alaga naming manok doon sa likod ng bahay nagising at nag-iingay ang mga ito. Na parang bago kami lumabas ng bahay, may kung ano nang nandoon sa likod. Ang hula namin ay isa sa mga kaibigan ni Ate Jenny. Si Ate Marie nga ba? O baka si Ate Joy? Takot na takot po ako noon dahil sa tinagal-tagal ko sa probinsya. Noong time lang na yon ako nakaranas na sa mismong pamilya namin nangyayari. Siyempre nakakarinig din ako sa iba dahil maugong sa probinsya namin ang ganong mga usapin. Pero ang mangyari mismo sa amin, hindi ko inaasahan yon, Sir Dan. Agad kaming sumakay ng tricycle at pinaharurot yon ni Papa. Okay naman si Ate noon, pero nakakakaba lang yung dugo na sinuka niya. Pagdating namin doon, wala doon yung albularyo talaga na kilala namin. Ang nandoon lang ay ang kanyang asawa. May ginamot daw kasi ito sa karatig na barangay. Paalis na sana kami noon. Nung nagtanong ang asawa ng albularyo kung ano ang nangyari. Nung sinabi namin ay pinapasok niya kami. Dahil natuto na rin daw siya kung paano gamutin ang mga ganon. Sa tinagal-tagal ng kanyang panonood sa kanyang asawa. Kaya na rin daw nitong manggamot. At gusto ko lang linawin, hindi siya nagpabayad. May inihalo siya sa isang maliit na baso. Tapos sandali niya yung binubulungan. Siguro ay may orasyon. Nandito lang yan ngayon sa malapit. Ugali nila yan na alamin kung saan kayo pumunta. Para malaman nila kung pinapagamot ba sa mga katulad namin ang kanilang gustong hawaan. Mabuti na lang at may kaunti akong alam. Wika pa ng babae. Nung ininom yon ni Ate, muli siyang nagsuka na parang sago na gawa sa dugo. Ang sabi rin ng babae ay dugo daw talaga yon. Pagkatapos nun ay tinanong niya kami kung saan kami nakatira. Dahil kinabukasan raw, papupuntahin niya doon ang kanyang asawa para mag-aalaman kung sino ba talaga sa mga kaibigan ni Ate ang may balak na hawaan siya ng pagkaaswang. Si Ate Mariba o si Ate Joy? Umuwi na rin kami agad nun at tulad ng napag-usapan,
Mga alas 6 pa lang ng umaga ay may dumating sa amin na matanda. Walang iba kundi yung albularyo. Nagtanong-tanong na lang daw siya para marating ang bahay namin. May pinahid agad ito sa tiyan ng ate ko. Tapos sinihipan-hipan niya ang noo ng ate ko. At sa bawat ihip niya, meron siyang dinadasal. Alam kong weirdo pakinggan pero inilarawan ko lamang ang ginawa ng albularyo. Maya-maya pa, sinabi niya kay Papa na ipatawag daw ang dalawang kaibigan ni ate. At sabihin na importante dahil pag-uusapan ang tungkol sa nangyayari sa ate ko. Kung hindi raw agad pupunta ang isa sa kanila, malamang siya na iyon. Lalo at wala namang rason na hindi pumunta dahil sobrang lapit lang naman. Tinawag nga ni Papa si Ate Marie at si Ate Joy. Nauna ring bumalik si Papa. Ang sabi daw ng dalawa ay susunod na lang ang mga ito. Kinakabahan kami noon habang naghihintay. Pero may inihahanda naman ang albularyo. Parang dinikdik lang naman ang mga bawang at luya. At pinataka niya ng kaunting langis. Pero dinasalan niya iyon. Maya-maya pa ay natanaw naming paparating na ang dalawa. Sabay pa talaga ang mga ito. At medyo nakakabigla na pareho silang dumating. Napangiti si ate noon. Dahil siguro ay natuwa ito na wala sa kanyang dalawang kaibigan ang may kagagawan. Pero hindi pa doon natapos ang lahat. Nagpakilala sa kanila ang albularyo. At hindi na ito nagpaligoy-ligoy pa. At sinabi niyang kumain sila nung inihanda niya sa platito. Para mapatunayan na okay lang yon kainin ay pinakain niya rin si ate. At siya mismo ay kumain din nun. Balan ko na kung sino sa inyo. Pero para klaro, ang hindi magkaon, sagad ang may kahimuan sini. Wika ng albularyo. Na kung sa Tagalog pa. Alam ko na kung sino. Pero para malinaw, kung sino ang hindi kakain, siya ang may gawa. Hindi nag-alin lang ang kumain si Ate Marie. Pero si Ate Joy ay nakatingin lang at panay ang lunok ng laway na parang ayaw nitong kumain nun. Sige na Joy, para klaro ng lahat. Pakiusap. Naiiyak ng wika ni ate noon. Pero panay sorry lang ang nasabi ni Ate Joy at agad itong umalis. Nagtinginan kaming lahat dahil kumpirmado na siya nga. Walang iba kundi si Ate Joy. Ang mas nagpasigurado pa sa amin, mismong hapon na iyon, umalis si Ate Joy. Ang sabi ng nanay niya, umuwi raw sa kanilang probinsya, sa Capiz. Gumaling naman si ate pero yun ang naging kwento ng nangyari sa kanya. Maraming salamat sa mga nakinig. Magandang araw po sa inyong lahat na mga nakikinig sa channel na ito ni Sir Dan. Bago pa lang din po akong tagapakinig dito. Mga 3 buwan pa lang din po. Ako nga po pala ay taga-probinsya ng Iloilo. Hindi ko na po babanggitin pa ang mismong lugar. Bagong pakasal lang po ako noon sa asawa ko. Mga 1 buwan pa lang po pero may laman na ang tiyan ng aking misis noong nagpakasal kami. Dahil nga magkakaroon na ako ng sarili kong pamilya, tinulungan kami noon ng tita ko na medyo may kaya naman sa buhay. 22 taong gulang lang po kasi ako noon. Pinagawa niya ako ng simpleng bahay doon sa barangay din namin. Sa may gilid lang po banda yon ng tubuhan, kung saan siya rin po ang may-ari. Simpleng-simple lang po ang bahay pero masaya na kami at malaking pasalamat namin sa tita namin. Dahil sa lupa niya rin nakatayo ang bahay na iyon. Ang dingding ng bahay ay gawa sa sawali. Medyo nakaangat siya sa lupa. At gawa naman sa kawayan ang sahig. May maliit na palikuran at may iisang kwarto lamang. Bukod kasi sa kapatid ni Mama si Tita Melanie, ay nagkataon din na inaanak po niya ako.
Parang regalo na rin pagkatapos naming ikasal. Para makabukod po kami agad sa nanay ko. Hinanda lang muna namin ang bahay. At inilipat na doon ang mga gamit namin na karamihan din ay bigay bilang regalo sa aming kasal. Ako lang din ang nagpanday ng mesa at pati na rin ang mga upuan pati simple lang na kabinet. Nung nanganak na kasi ang asawa ko, ay doon muna kami kila nanay ng mga isang linggo. Siyempre, unang anak pa lang po namin. Kaya medyo nangangapa pa kami noon bilang mga bagong mga magulang. Pagkatapos ng mga isang linggo, ay tinuloy na namin ang paglipat sa bahay namin. Ang saya po namin noon, Sir Dan. Typical na bagong simula sa buhay. Na talagang maraming pangarap. Ang isa pa po naming ikinatuwa ay mababait din ang mga kapitbahay namin. Na mga kaibigan din naman ng tita ko. Nagtatrabaho sila para kay tita. Kaya pumayag na rin si tita na doon sila magpatayo ng bahay. Siyempre dahil bukod sa trabahador niya, ay naging kaibigan na rin ang mga ito. Pero kumbaga ay temporaryo lang naman ang pananatili nila doon. May parte ng lupang pinagmamayarian ng tita ko na pinayagan niya akong taniman ko ng mais. Ang ginagawa ko po noon para may extra na income, nagbebenta ako ng nilagang mais sa harap ng simbahan. Siyempre, kung meron lang po akong naani na mais at ibinebenta ko naman po ang hilaw na mais sa kakilala ko doon sa may tindahan. Medyo malakas po kasi ang bentahan noon ng mais doon tuwing Linggo. Kaya sinasamantala ko na rin. Ekstrang kita rin po kapag may ani ng mais, lalo at sarili kong tanim. Ganadong ganado po akong kumita noon, lalo at may anak na rin ako. Pero dito rin po nagsimula ang karanasan ko tungkol sa isang aswang. Minsang umani po ako ng mais at nagbenta sa bayan. Sumakay ako sa isang tricycle driver na parang bago lang doon sa baryo namin. Nagkwentuhan po kami sa biyahe at siya mismo ang nagsimula ng usapan tungkol sa mga aswang. Ang sabi niya ay bago lang daw siya doon sa baryo namin. Pero ang sabi po niya ay makailang beses na rin po daw siyang nakasalubong ng isang aswang doon sa baryo namin. At sa katunayan daw, nung umagang yun ay may naisakay pa daw siyang isang aswang. Nagkataon pa daw talaga na ang una niyang naging pasahero ay isang nga pong aswang. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa kanya. Basta, alam ko lang kapag may nakakasalamuha akong aswang. Maikli pero makahulugan niyang tugon sa akin noon, Sir Dan. Napaisip po ako noon, pero napansin ko ring parang kakaiba nga ang kanyang ikinikilos. Pati po yung dating niya sa akin. Kaya parang nagduda po ako na baka isa rin siyang aswang. Kaya alam niya kapag may kapwa aswang siyang nakakasalamuha. Noon pa man kasi, ay naniniwala na po ako sa aswang. Normal na lang yan kung lumaki ka sa mga medyo liblib na parte ng Iloilo. Kagaya ko. Ang sabi po niya ay nakapangasawa raw siya ng taga doon sa amin. At mga isang linggo pa lang po daw siyang bumabiyahe ng tricycle. Kaya medyo hindi pa niya kabisado ang ruta pero kinakaya naman daw niya. Pinahiram lang daw kasi ng kuya ng kanyang asawa yung tricycle na kanyang ginagamit habang wala pa siyang makitang trabaho. Hindi naman din mahigpit pa noon, kaya ayos lang din. At nung sinabi po niya sa akin kung sino ang kanyang napangasawa, nalaman kong malapit lang din pala sila sa bahay namin. Sa may likod lang banda sa lupang hindi na pagmamayari ng aking tita. Iniisip ko nga po noon na aswang po yung tricycle driver na yon. At may anak ako na wala pang isang taon ng edad. Kaya talagang kinabahan ako.
Ilang araw lang po ang makalipas pagkatapos kong makilala ang tricycle driver na iyon. Bigla pong nagkasakit ang aking anak. Lagi po itong nagigising at iyak ng iyak tuwing hating gabi. Lahat na ginawa namin para tumahan pero iyak po talaga ito ng iyak. Yun bang tipong parang nasasaktan po yung bata na parang may nakikita rin kung ano. Siguro mga nasa 10 buwan na rin ang anak ko noon. Ilang buwan na rin kaming nakatira sa bahay namin noon sa pagkakaalala ko. Umabot na po sa punto noon na nilagnat yung anak ko. Siyempre, kung lagnat doktor din talaga ang una mong maiisip. Kaya dinala namin siya sa klinika sa bayan. Niresetahan ng gamot yung bata. At medyo bumuti naman yung kanyang pakiramdam. Ngunit sa mismong araw din po na iyon, ay agad na may kakaiba na namang nangyari. Mga bandang 6 po ng gabi, lalabas na sana ako para magsiga. Kasi nga ang daming lamok noon. At lalagyan ko na rin ng dahon ng bayabas at asin para lang sigurado. Lalo at nagkakasakit noon ang aking anak. Nasa may pinto na ako nang nagkataon naman na biglang may kumatok. May kalakasan po ang pagkatok na parang importante. Napatras ako sandali nang sumigaw ito ng tao po. Sobrang pamilyar po kasi ng boses na iyon. Parang katulad talaga nung sa tricycle driver na nabanggit kong nasakyan ko ilang araw lang ang nakalipas. Kinuha ko agad ang screwdriver na nakapatong sa itaas ng cabinet at sinukbit ko yon sa aking tagiliran para kung sakali lang. Bago ako nagtanong kung sino ba yung kumakatok. Naninigurado lang din po ako noon. Nagpakilala ito sa pangalang Irning. May sasabihin lang daw na mahalaga. Siyempre, binuksan ko pa rin. Ano ba yon? Sabay tanong ko pagbukas ng pinto. Tama nga ako ng hinala. Siya ang kumakatok sa pinto. At nang makita nito ako, ay nagulat din ito sandali pero agad rin po itong umiti. Dito ka pala nakatira? Magkalapit lang pala ang bahay natin. Diyan lang din ako mga ilang metro sa likod ng inyong bahay. Paglagpas mo ng bakod ay bahay na namin yan. Wika pa nito. Siyempre, alam ko naman yon dahil kilala ko nga ang kanyang napangasawa. Ang bahay nila ay hindi nasakop ng lupa ng tita ko pero malapit lang din sa amin. Pagkatapos ng sandaling pagpapakilala, ay naging seryoso na ang mukha nito. Kinatok ko kayo dahil habang nangangahoy ako dyan lang banda, may nakita akong babaeng umaali-aligi dyan sa likod ng bahay ninyo. Hindi ko naman nakalain na bahay mo pala ito. Wika agad nito sa seryosong tono. Ano namang ginagawa ng babae? At taga dito ba? Tanong ko agad. Pasensya na, bago lang ako dito kaya hindi ko kilala. Pero iisa lang ang sigurado ko, kaya makinig ka. Walang dudang aswang ang babaeng yon. Sa totoo lang, nandyan din siya kahapon. Nilapitan ko siya at tinanong kung anong ginagawa niya doon pero tumakbo siya agad nung papalapit na ako. Wika pa nito na parang siguradong sigurado talaga ito. Ang sabi pa ng Irning na iyon, normal na lang daw na tumakbo ang isang aswang kapag nakita siya lalo at meron daw siyang dala. Nung tinanong ko naman kung ano, ay hindi naman ito sumagot. Sabay sabing mag-ingat lang daw kami at magmatsyag tuwing gabi. Maglagay daw kami ng asin sa mga bintana at magsiga na rin. Yun ang kanyang sabi. Nung mismong gabing yon, ay ginawa ko naman ang lahat ng iyon. Pero, aaminin kong duda talaga ako sa Irning na yon.
Naisip ko pa rin noon na baka kunwari lang niya iyon at siya talaga ang aswang na may balak sa anak ko. Naging mabuti naman ang lagay ng anak ko sa kabila ng nangyaring yon. At wala din naman akong napapansin na umaaligid sa bahay. Pero mga ilang araw lang, bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, muli na namang umiyak ng umiyak ang aking anak. Siyempre, normal lang naman na umiiyak din talaga minsan ang bata. Pero masasabi mo talaga kasing may kakaiba kapag sobrang iyak talaga ng bata na parang may hindi talaga normal na dahilan. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay tumatayo ang balahibo naming mag-asawa noon. Nakasara naman lahat ng bintana. Sinilip ko pa ang nasa labas pero wala naman po akong napansin. Nung nilagyan ko na ng dagdag na gaas ang gasera habang pinapatahan naman ni Mrs. ang bata, bigla ko nang napansin na parang may gumagalaw sa ilalim ng bahay. Nasabi ko nga na ang sahig namin ay gawa lamang po sa kawayan. Tapos may espasyo pa sa ilalim ng bahay. Nung tinignan ko pong mabuti, doon ko na nakita ang isang bagay na kailanman ay hindi ko makakalimutan. Kitang-kita po ng dalawang mata ko na may nakadapang nilalang sa ibaba ng bahay namin. Nakadapa ang katawan nito pero nakatingala naman sa itaas kung saan nakahiga ang misis ko at ang aking anak. Kitang-kita sa mga siwang ng sahig kung saan tumatagos ang ilaw mula sa gasera. Parang isang hayop po itong naglalaway. Takam na siguro ang aswang na hindi niya man lang napansin na nakita ko na siya. Dahan-dahan kong kinapa ang itako na nakalagay lamang sa may gilid ng higaan. Naglalatag lang kasi kami ng banig doon. At lagi kong nilalagay yon sa malapit para kung sakali. Sa mga siwang po na iyon ay kayang tumagos ng itak, lalo at manipis lang. Ang anak ko po noon ay halatang nasasaktan na talaga sa pang-aaswang na ginagawa sa kanya. Dinidilaan na po noon ng aswang ang ilalim na sahig na kawayan. Nahalatang hindi na nito matiis ang kanyang pagkauhaw sa laman, na halos wala na ito sa kanyang sarili. Kapag ganun daw kasi, ay talagang parang natitikman din ng aswang ang bata kaya nagkakasakit ito. Nagulat ang asawa ko noon, Sir Dan, nang bigla kong inaangat ang itak at mabilis na pinatagos sa siwang ng sahig para tagain ang nasa ilalim. Inabot po ang aswang noon, Sir Dan, dahil nung binunot ko ang itak ay meron na yung dugo. Pero sumisigaw na rin ang asawa ko noon. Dali-dali akong tumayo at lumabas ng bahay. Pero ang tangi ko pong inabutan, parang isang baboy na mabilis na tumakbo papasok doon sa may kakahuyan sa likod. Hahabulin ko pa po sana, Sir Dan, pero humihingi na ng tulong ang asawa ko dahil yung anak daw namin. Nagising na rin ang mga kapitbahay namin noon at tumakbo doon sa amin. Nagulat ako kasi biglang ang tumahan ng bata pero nangingitim na ang mga labi nito. Hindi ko alam ang gagawin noon. Ang sabi ng kapitbahay, ganon daw ang mangyayari kapag malapit na talagang makuha ng aswang ang bata. Dalhin ko daw kay Erning, sabi pa ng isa naming kapitbahay. Nagulat ako noon ang sabihin niya yon. Kakilala din daw pala niya ang Erning na iyon, na nagkataong nakapangasawa din ng taga sa amin. Ang Erning daw pala na iyon ay isa ring albularyo. Dali-dali naming tinakbo doon ang bata, Sir Dan. Pagdating namin doon ay hindi ito nag-alinlangang tumulong at ginamot niya agad ang bata. Parang binawi niya ang diwa ng bata habang hawak niya ang ulo nito. At may dinadasal siya. Basta, mahirap pong ipaliwanag. Pagkatapos po nun,
ay nagsagawa siya ng pagtatawas. At doon na namin nalaman ang katotohanan. Inilarawan niya ang babaeng aswang daw. At sa paglalarawan niyang iyon, akmang-akma ang kanyang description sa babaeng suki ko sa mais. Nagduda lang talaga ako kay Erning sa umpisa. Kaya hindi po ako agad nakapagtanong sa itsura ng babaeng nakikita niyang umaaligid sa bahay. Mali pala ang aking hinala. Kaya pala tanong ng tanong ang suki ko sa mais tungkol sa aking anak. Inaaswang na niya pala ito. Lalo at naalala kong simula nang sumama sa akin ang misis ko doon sa pwesto ko sa pagbebenta ng mais. At daladala namin ang anak namin. Nandoon din ang babaeng suki ko at binuhat-buhat pa niya ang anak ko. Doon ko na po napagtanto na yun din ang simula at nagkakasakit na ang anak ko. Mabuti na lang at tinulungan kami ng bago naming kapitbahay. Simula po noon, hindi na ako nagbenta ng mais doon sa bayan. Nagpatulong na lang ako sa tita ko para maghanap ng buyer sa mga pananim ko. Hindi ko po malilimutan ang aswang na sumisilip sa ilalim ng sahig namin. Salamat sa mga nakinig. Kung nakikinig ka dito ngayon, malamang ay naniniwala ka sa aswang. O baka naguguluhan ka kung totoo nga ba ang mga ito. O pwede rin namang mahilig ka lang talaga sa mga ganitong kwento. Kahit medyo nakakatuwa yung pagbabahagi ko ng kwento ko sa umpisa, ay hayaan nyo na muna. Dahil siguradong totoo lahat ng ito at karanasan ko mismo ito. Magsimula tayo sa kung paano nga ba ako nakaranas ng kababalaghang ito. Inaamin kong malibog ako nung kabataan ko. Nasa mahigit 30 anyos na kasi ako ngayon. Matalino, masayang kasama, magaling mang bola, maginoo pero medyo bastos. At syempre, masarap. At least, yun yung sabi nila. Ano nga ulit yung tawag ng millennials sa ganong klaseng lalaki? Fuckboy? Oo, ganun ako. Noon lang ha. Dahil magaling ako mag-basketball at varsity sa isang universidad, ay parang bola lang rin ang tingin ko sa kababaihan. Pag maganda, pinag-aagawa ng lahat makatira lang. Pag hindi masyadong maganda, ayun, pinagpapasapasahan. In short, pinaglalaruan. Hindi ko inaakalang muntik na ako mapahamak dahil sa ugali kong ito. Alam kong habang pinapakinggan to ng mga tagapakinig mo, ay unti-unti na akong nagkakaroon ng haters. Sino ba naman ang hindi maiinis sa fuckboy, diba? Kaya itago mo na lang ako sa pangalang Mr. Ilonggo. Yan ay dahil nangyari ang kwento ko sa Dumangas, Iloilo. Ito rin yung lugar na kamakailan lang ay na-feature sa Jessica Soho dahil sa kwentong aswang. Wala lang. Share ko lang. Tuloy tayo. Nangyari ang kwento ko, lagpas 10 taon na ang nakalilipas. Teenager lang ako noon. At nasa pangalawang taon ko sa kolehiyo. Sa kursong architecture. Isang araw, sa loob ng campus sa pinapasukan kong university sa siyudad ng Iloilo, nakakita ako ng magandang babae na mag-isa. Nakatambay dun sa nagbebenta ng fishball sa ilalim ng mangga sa university namin. Maputi, makinis, matangkad at mahaba ang buhok. Tamang-tama sa mga tipo kong babae. Siyempre ako tong fuckboy ay nilapitan ko siya agad.
Patay sa akin to. Sa isip ko pa at inayos-ayos yung buhok ko habang papalapit sa kanya. Siyempre dapat pogi ako sa paningin niya. Kumakain siya ng fishball kaya naman. Kunwari ay bumili rin ako. Masaya sigurong kasama yung babaeng mahilig sa street foods, no? Parinig ko pa noon sa babae. At sa sandaling yon ay nagkatinginan kami. Tuwang-tuwa ako nung gumanti siya ng ngiti nung nginitian ko siya. Kinilig pati yung itlog ko dahil doon. Mahinhin ito pero dahil likas akong fuckboy ay agad umira lang pagkagago ko. At bumitaw ng isang malupit na pick-up line. Habang kumukuha ng fishball ay tinanong ko ang babae. Miss, fishball ka ba? Pabiro kong tanong. Ha? Bakit? Agad naman niyang sagot. Eh kasi, pwede ba patuhog? Kahit isa lang. Tumatawa ko pang banat sa kanya. Tawang-tawa naman si Miss Beautiful at pati si Manong magfi-fishball ay natawa. At nilibre niya kami ng paninda niya. Pero, kahit nagtawanan kami ay napansin kong may kung anong lungkot sa mata ng babae. Pero wala eh. Fuckboy talaga kasi ako eh. Pero, aaminin kong sa maikling sandaling yon ay kinilig ako ng totoo. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon at agad kong kinuha ang number niya. Hindi pa talaga uso yung chat nun. At tanging text or call pa lang talaga madalas. Itago na lang natin siya sa pangalang Daisy. At kumukuha siya ng kursong Business Administration. Gabi ng araw din na yan ay agad kaming nag-text. Textmates pa kasi yung uso sa mga panahong ito. Sa maikling sandaling yon ay nagkagaanan kami ng loob. At nag-usap kami na sa parehong oras at lugar kinabukasan ay kakain ulit kami ng street foods. Doon naman kasi lagi yung pwesto ni Manong eh. At halos araw-araw naming ginawa yon. Okay, tuloy tayo. Siyempre nagkamabutihan na kami. Isinasama ko siya sa mga lakad ko sa kung saan saan. At ganun din naman ako sa mga lakad niya. Siyempre kahit gustong gusto ko na siya anuhin. Alam niyo na yan. Ay hindi ko minamadali dahil kakaiba siya eh. Hindi siya yung tipong kaladkaring babae. Baka pag nagmadali ako ay masira pa lahat ng plano ko. Isang araw ay niyaya ko siyang mag-date sa SM. Masaya kaming kumain at nagkwentuhan doon. At doon niya nabanggit na siya ay taga Dumangas, Iloilo. Medyo malayo pala. Sabi ko pa sa kanya. Pero laking tuwa ko nung inimbita niya ako sa fiesta sa lugar nila. Ako lang raw ang inimbita niya kaya mas masaya. Umandar agad ang kung ano-anong ideya sa utak ko. Baka ito na yung inaantay kong pagkakataong makuha ang lahat sa kanya. Sa utak ko pa. Dumating nga ang araw na yon at mga alas 9 ng umaga ay nagkita kami at agad na umalis papunta sa lugar nila. Nagkataon namang Sabado kaya walang problema. Medyo mahaba-haba din yung biyahe pero sulit kasi angkas ko siya sa motor ko. Nung malapit na kami sa kanila ay nagpaalam akong magyoyosi muna sa isang tindahan. Oo, marami kasi akong bisyo noon. Normal lang naman ang lugar. Wala namang kakaiba. Parang normal lang din yung datingan para sa isang baryo. Mahina lang ang patakbo ko ng motor nung malapit na ako sa kanila kasi maraming tao dahil fiesta nga. At dito na nagsimula ang weirdo kong pakiramdam. Kakaiba ang tingin sa akin ng mga kapitbahay nila.
Hindi ko alam kung dahil lang gwapo ako at nakamotor pa. O baka minsan lang may nagawing dayo rito. Napatanong pa ako kay Daisy noon. Daisy, bakit ganito makatingin ang mga kapitbahay mo? Pabulong na tanong ko sa kanya. Pero ngumiti lang si Daisy at nagawa pang bumanat. Naku, dahil lang yan gwapo ka. Ayun, kinilig na naman itlog ko sa sinabi niya. Pagdating namin sa kanila ay wala roon ang mga magulang niya. Alas 10 daw kasi yung misa sa maliit na kapilya ng baryo nila. At nagkataong pagdating namin doon ay wala pa ang mga ito dahil nagsimba pa. Fiesta kasi kaya may misa syempre. So ito na nga. Solong anak lang siya at kami lang dalawa ang nasa kwarto. Kaya aaminin kong alam kong may mangyayari. Niyakap ko si Daisy at ngumiti lang ito. Agad ko naman siyang hinalikan sa pisngi papunta sa labi. Gumanti siya at talagang umiral na ang pagka-fuckboy ko dito. Hindi ko na mapigilan ang init na nararamdaman ng katawan ko. Kaya dahan-dahan kong pinasok ang kamay ko sa damit ni Daisy. Medyo pinipigilan pa niya ako pero dahil lalaki ako ay hindi niya magawang pigilan ang kamay ko. Dito ko na nakapa ang mga peklat sa tiyan ni Daisy. Napatigil ako dahil doon. At agad kong inangat ang damit niya. Tinatakpan pa niya ng kamay pero kitang-kita ko ang mga peklat. Na paano yan, Daisy? Ba't ganyan? Parang mga kalmot ng mahahabang kuko. Mahina ko pang tanong sa kanya. Aaminin kong kinilabutan ako doon. At nawala ang init ng katawan ko. Kakaiba kasi talaga ang mga peklat eh. At ang dami. Halos tad-tad ang tiyan niya. Kaya pala laging tucked in kung pumorma si Daisy. Kasi nga may tinatago siya. Sino ba may gawa niyan? Tanong ko rito. Sa totoo lang ako din ang may gawa nito sa sarili ko. Pero, huwag mo na lang nang tanungin pa please. Pakiusap nito sa akin. Hindi na ako nagtanong pa kasi sa totoo lang ay naguguluhan na ako noon. Napamura pa nga ako eh. At malulutong pumagmura yung ilong ko. Sana nai-imagine nyo. Pero aaminin kong gusto ko pa rin talaga maangkin si Daisy. Napaka-fuckboy ko kasi talaga siguro noon. Pagdating ng magulang niya, ay agad silang naghain ng pagkain sa akin. May adobo, dinuguan, afritada at kung ano-ano pa. At talagang ginanahan akong kumain noon. Yung tipong parang ang sarap ng lasa ng inihain nila sa akin. Na doon pa lang ako nakatikim ng ganun kasarap. As in wala talaga sa utak ko noon na baka kung ano na yung pinapakain sa akin. Basta kumain lang ako ng kumain. Ni hindi ko malang natanong sa sarili ko kung bakit ako lang ang bisita. Wala eh. May pagkatanga din talaga ako noon. Busog na busog ako at pagkatapos noon ay naglibot-libot kami sa lugar nila. Marami kaming mga pinuntahang lugar na kami lang dalawa. Hanggang sa hindi namin namalayang, dumilim na at inimbitahan ako ni Daisy na doon na lang magpalipas ng gabi. Siyempre umandar na naman sa utak ko ang mga makamundong bagay pero akala ko lang yon dahil nagsimula na ang iba pang weirdong pangyayari pagkagat ng dilim. Pag-uwi namin sa bahay nila ay agad naligo si Daisy. Kaya naiwan akong mag-isa sa sala. Dahil nabagot ako ay lumabas ako para sana manigarilyo. Paglabas ko ng pinto ay may naririnig akong kakaibang boses.
Sinundan ko yung pinanggagalingan ng tunog hanggang sa makita ko yung nanay ni Daisy sa bandang likod ng bahay nila. Nag-uusal ito ng kung ano-anong salita o dasal na hindi ko maintindihan. Nanlilisik ang mata nito na parang wala sa sarili. At hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako na nakatayo yung mga buhok nito. Tinignan ko pang mabuti kung tama ba ang nakikita ko, pero biglang may kumalabit sa likod ko. Ang tatay ni Daisy. Iho, anong ginagawa mo dyan? At bakit namumutla ka na yata? Tanong nito sa akin. Dahil sa kaba ay halos hindi na ako makapagsalita. Kasi po yung asawa nyo. Nakita ko po dyan, oh, sa likod ng bahay nyo. Wika ko sabay tingin muli sa direksyong yun, pero wala na doon ang nanay ni Daisy. Paano nangyari yun? Kanina lang po ay andito siya. At ibang-iba ang itsura niya. Pagpapaliwanag ko pa, pero biglang lumabas yung nanay ni Daisy sa pinto. Nasuot-suot yung parehong damit tulad sa nakita ko kanina. Ako ba kamo ang nasa labas, iho? Pero hindi pa ako lumalabas. Baka namalikmata ka lang. Uwi ka nito sabay ngumisi na parang may masamang binabalak. Kinilabutan na talaga ako noon, pero tiniis ko pa rin at sabay pa kami naghapunan ni Daisy. Mauna na raw kami dahil mamaya na lang daw maghahapunan ang mga magulang niya. Hindi na talaga ako komportable noon, pero nahihiya akong magpaalam na uuwi na lang, lalo pa at gabing-gabi na rin talaga. Nung nasa kwarto na ako ay ayaw ko talagang makatulog. Kaya naglaro na lang ako ng snake sa cellphone ko. Tatlo yung kwarto ng bahay na magkakasunod-sunod. Bali yung kay Daisy, yung kinalalagyan ko, at yung sa mga magulang niya. Nasa gitna pa talaga yung kwarto kung saan ako nakapwesto. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng kaluskos mula roon sa kwarto ng magulang ni Daisy. Tanging plywood na division lang kasi ang pagitan namin. Pinatay ko yung cellphone ko at pumikit na lang. Patay na rin ang mga ilaw kaya mas nakakakilabot. Maya-maya pa ay lumakas ang mga kaluskos na parang may mahahabang kukong kumakalmot sa plywood na division. At lumakas na talaga yung tunog ng kakaibang ungol. Lalo pa at ang higaan ko ay kadikit lang ng division. Dahan-dahan kong idinilat ang mata ko kasi parang nasa taas ko na talaga yung tunog. Sa totoo lang, suot ko na sa likod ko yung backpack. Kasi gusto ko na talagang umalis. Pagdilat ko ay dalawang pares ng mapupulang mata ang nakita kong nakadungaw na sa higaan ko. Mula sa kabilang kwarto ay umakyat sila sa division. Nagliliwanag ang mga mata at naglalaway ito. Wala silang mga saplot at nakadungaw na ang kalahati ng katawan. Sa kaba ko ay agad akong napabalikwas sa higaan. Nung nakita kong mabilis itong umaakyat at akmang tatalo na papasok sa kwarto ko, ay halos naihina ako sa kaba. At dire-diretso akong tumakbo palabas. Hindi ko na alam kung gaano ko kabilis tinakbo mula sa kwarto, papunta sa labas sabay sakay sa motor ko. Pagkapaandar ko ay dire-diretso na at hindi na ako lumingon pa. Halos mamatay ako sa kaba noon. At hindi ko na nagawang kunin pa ang helmet ko sa ibabaw ng mesa.
Sobrang bilis ng patakbo ko noon. Wala nang lingon-lingon at hanggang nakauwi ako ay humahangos pa rin ako sa kaba. Hindi ako nakapasok ng ilang araw sa eskwelahan noon dahil sa labis na trauma at kasabay noon ay ang pagsusuka at pagsakit ng tiyan ko. Pinatignan ako sa albularyo at mabuti na lang raw ay agad akong nadala. Dahil hindi raw normal na pagkain yung pinakain sa akin. At kung hindi raw ako nadala agad ay baka lumala na. Pinainom niya ako ng pinaghalo-halo niyang gamot. At dahil doon ay nagsuka akong muli. Yung nakakatakot pa ay may itim na parang malagkit yung lumabas. Parang laway lang ito pero sa maniwala kayo o sa hindi ay gumagalaw ito. Mabilis yung sinindihan ng posporo ng albularyo. Bumuti naman agad ang pakiramdam ko pagkatapos nun. At binigyan niya ako ng pangontra sa aswang. At yung tungkol kay Daisy? Wala na. Umiwas na ako sa kanya at ganun din siya sa akin. At ayoko nang manloko pa ng babae. Tumigil na ako sa pagiging fuckboy simula noon. Yan lamang po. Maraming salamat.